mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob, mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa sa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupiing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupiing ibinigay kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod
ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila pagpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng buon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kaniya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipo ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kaniya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo?
Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin ang isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito hindi sa ganang kaniyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kaniyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paparito kaya siya pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at mga pariseo na ituro ng sinumang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Meron po tayong tinatawag na liturgical life o buhay liturgikal. Ano po yung ibig sabihin noon? Kung isa kang Kristiyanong Katoliko, ang liturgical life o buhay liturgikal ay ang pagsama sa pakikinig at pagbasa ng mabuting balita. Yun bang bahagi na ng buhay mo sa araw-araw ang magbasa ng Biblia? Kalakip ng iyong paglalakbay sa araw-araw, kabahagi ito na kada araw ay bubuksan mo ang Biblia at babasahin ang mabuting balitang nakasaad sa araw na iyon. Bakit ko po sinasabi? Para maunawaan natin ang takbo ng Ebanghelyo, maunawaan mo kung bakit nakarito na, kung bakit naririto ng eksena ang Ebanghelyo. Hindi ito yung buhay na magsimba ka ngayon, Pasko. Kaya ngayon kapag nagsimba ka ng Pasko, hindi mo naunawaan kung ano yung Ebanghelyo. Magsimba ka ngayon, birthday mo. O magsimba ka ngayon, anniversary mo. Hindi ganun ang buhay liturgikal. Ang buhay liturgikal ay kabahagi ako sa takbo ng Ebanghelyo. Kaya kung narinig natin ang Ebanghelyo ng mabuti, mauunawaan mo saan ang galing at bakit gusto nilang ipadakip si Jesus. Mauunawaan natin kung bakit sino si Caiaphas, sino ang mga taong ito na nais ipadakip si Jesus. Anong sala, anong kasalanan, bakit ipapadakip si Jesus? Ito ay tumutukoy ngayon kung ano ang ating pananampalataya, the summit of our faith, yung karurukan ng ating pananampalataya ay ating ipagdiriwang sa mga mahal na araw. Maaaring yung iba ay may dala ng palaspas. Yung iba nga nagpapa-blessing na kahapon pa. Na hindi pa ganun ang tunay na kahulugan ng palaspas. Bukas pa, maunawaan natin bakit tayo may bit-bit na palaspas.
So kung ang buhay natin ay nakatuon sa buhay liturhikal, kasama natin si Jesus sa mga susunod na araw sa kaniyang paghihirap, sa kaniyang pagkamatay, at sa kaniyang pagkabuhay. Kaya po yung tatlong araw na pinakamahalaga ay dapat tayo'y nasa simbahan at nakikinig ng salita ng Diyos. Ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. Ito po ang tatlong araw ng karurukan ng ating pananampalataya. Mauunawaan lamang natin ang pananampalatayang nakaugnay tayo sa Diyos kung tayo ay lumalalim, kung tayo ay sumisisid sa kaniyang mga salita. At para din hindi tayo mawala sa pag-unawa ng mabuting balita. Katulad po ngayon, nabanggit na dumalaw kay Maria, yung Mariyang alam natin, si Mama Mary. Pero dito, hindi yung Mariyang si Mama Mary na ina ni Jesus. Kung hindi si Maria na kapatid ni Marta at ni Lazaro, kung saan si Jesus ay pumunta doon upang magpahinga dahil sila ay kaniyang mga kaibigan. May dalawang grupo po sa Ebanghelyo na ating napakinggan. Ang grupo na naniwala kay Jesus at ang grupong hindi naniniwala kay Jesus. Makikita din natin sa Ebanghelyo na kapag ang taong magkakaaway at may gusto silang ibagsak, sila ay nagkakampihan. Ang Pariseo at Eskriba ay dalawang grupong magkaiba ng paniniwala pero parehong gumagalaw sa templo. Dahil sila ay galit kay Jesus, sila ay nagkampihan upang ibagsak ang isang taong hindi nila kauri. Ngayon, upang ito ay magkaroon ng katuparan na papatay si Jesus, sila ay naging Sanhedrin, mga puno ng bayan, mga eskriba, Pariseo na nagsama-sama upang planuhin kung papaanong dadakpin at papatayin ang taong ito. Bakit? Dahil sila'y natatakot sa Roman Emperor. Sila'y natatakot sa Romano na kunin ang kanilang kabuhayan, kunin ang kanilang lupain, alisin sila sa templo. Wala na silang pinanghahawakan. Kaya ito mga eskriba at Pariseo ay nakakapit sa pangmundong gawain, worldly matters. Samantalang ang isang grupo na naniniwala kay Jesus ay sumunod sa kaniya at patuloy na nakinig sa kaniyang pangako ng buhay na walang hanggan. At sino si Caiaphas na ating nabanggit? Si Caiaphas ang pinakapunong saserdote noong panahong iyon. Bakit po kailangang banggitin si Caiaphas sa Ebanghelyo upang patunayan na historical na may totoong Caiaphas noong unang panahon na siyang nagdesisyon kasama ang mga eskriba at Pariseo na si Jesus ay dakpin. Sa kasalanang sila ang gumawa, sa kasalanang sila ang nagpalitan ng kuro-kuro upang isalba ang kanilang mga sarili. Kaya nga ang desisyon ni Caiaphas, mas magandang isa na lamang na tao ang magsakripisyo kesa ang buong bayan. Dahil alam ni Caiaphas kung ano at sino si Jesus ayon sa kasulatan. Sa atin pong Ebanghelyo, hindi pa oras ni Jesus, tinatawag na hour, kaya siya'y hindi nadakip at nagpunta sa ilang kasama ang kaniyang mga alagad. The unfolding of the story will happen simula bukas araw-araw
hanggang sa kaniyang muling pagkabuhay. Ang kasaysayan ng kaligtasan, ang kasaysayan ng ating pakikiugnay sa Diyos ay makikita natin sa mga susunod na araw. Kaya po ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria ay hindi bakasyon para ikaw ay mag-swimming, hindi bakasyon para ikaw ay magpumunta sa iba't ibang lugar, hindi po ito dineklarang bakasyon para ikaw ay magliwaliw. Ito ay ginawa dahil ito ay banal na mga araw, mahal na araw na tayo ay tututok sa kahulugan ng ating pananampalataya. Ito ang liturgical life. Sasamahan natin si Jesus, ang ating poong Nazareno, sa paglalakbay niya hanggang makamit ang tagumpay. Saang grupo ka sasama? Sa grupong nanampalataya sa kaniya nang narinig ang kaniyang salita, o sa grupong makamundo katulad ng mga eskriba at pariseo? Pinaghahanda tayo, tinatanong tayo ng Diyos sa araw na ito. You decide. Dahil kung ikaw ang magdidesisyon, ikaw ang magdidesisyon ng iyong kaligtasan. Hindi ang ibang tao, kung hindi ikaw. Masakit po dahil minsan kailangan nating marinig ang totoo upang tayo ay magising. Ngayon din pong mahal na araw, tayo po ay mangumpisal para kasama ng ating kasalanan, mahugasan ng dugo ng ating mahal na poong Jesus na Nazareno sa krus, ang mga kasalanang hindi pa natin kayang sabihin sa Diyos. Kaya may Holy Week upang ibalik tayo ng Diyos sa kaniyang awa at sa kaniyang pag-ibig. Dito po sa ating dambana ay nag-uumpisa ang kumpisal ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kung hindi po kayo handa ng alas 6 ng gabi, kahit po madaling araw, tawagin niyo po ako at ako'y makikinig at ipagdarasal natin sa Diyos na tayo'y bigyan niya ng awa at bigyan niya ng pagpapatawad upang sa pagkabuhay, ako rin ay magiging bagong tao at mabubuhay bilang anak ng Diyos. Hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang siyang humulma sa ating kinabukasan. Ang salita ng Diyos ang siyang maggabay sa ating liturgical life para alam natin ang takbo ng buhay, pagkatao at pagkadiyos ng ating poong Jesus Nazareno. Bukas po ang ating dambana. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi Kristiyano, naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay, naway mag-ukol
ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga may kapangyarihan naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng Katoliko naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Dalhin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na intensyon, ang intensyon para sa ating pamilya, para sa kanilang kapakanan, ang intensyon para sa ating trabaho, sa ating mga pangarap at bithiin sa buhay, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya, sila ay pinagbuklod mo sa iisang katawan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Mo nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig sa iyo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ang pananampalataya sa iyong ngalan. Sa pagdiriwang ng muling pagsilang doon kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap sa kanilang nilulunggating makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giniw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating buhay at ang ating kaligtasan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Gayunman, huod papawin.
hihintayin ang iyong pagbabalik, hihintayin sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo. Nananangis tong yaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis nung yaring puso, hangat pa rin ang piling mo. Announcement. Inaanyayahan po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, kababaihan at iba pang samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa March 24, 2024, Linggo ng Palaspas. Ang lahat po ay magtipon-tipon sa May Carriere Street malapit sa Jollibee upang idaos ang prosesyon ng mga palaspas patungong simbahan. Ito po ay magsisimula sa ganap na ika-apat at kalahati ng umaga at tuloy na po ito sa banal na misa ng ika-5 ng umaga. Magdala po tayo ng mga panlatag o mga pansapin na tela. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado, ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo ay maging hindi nawa naiiba sa kaniya. Sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kaniyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos lang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.